Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Maricel Ramos, agriculturist po dito sa Bureau of Plant Industry, Balate, Manila. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa 10 halamang gamot na aprobado ng Department of Health. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano yung mga 10 halamang gamot. Una po, ito po ay akapulko. Ituturo ko po sa inyo kung paano po itanim ang 10 ito. Una, akapulko. Pangalawa ay ampalaya. Pangatlo ay ulasimang bato. Pang-apat, bawang. Sambong. Niyug-niyogan. Tsaang Gubat. Yerba, Buena. Bayabas. At Lagundi. Ngayon naman po, ito po yung sample medium na pwede nating pagsamasamahin. Ito po ay coco cuerdas. Ito naman po ay rice hull. Garden soil. At vermicompost. So, ito po, pwede natin paghalu-haluin. Pero kung ano po yung available po sa inyong lugar, pwede nyo naman pong gamitin. Pwede po, yung iba po, kung puro garden soil lang, pwede pong bumili ng ipa. And then, kung ito naman po ang gagamitin natin, pwede pong 1:1:1. 1:1 ng organic, garden soil, and another one part ng coco cuerdas. O kaya, itong coco cuerdas at rice hull, pwede naman itong hindi sabay na pagsamahin. So, pwedeng 1:1:1 ng tatlong to, o kaya 1:1:1 ng tatlong ito naman. Ibig sabihin, rice hull, garden soil, and vermicompost. Akapulko. Ito ay isang uri ng palumpong na tumataas hanggang 3 metro. Ang isang dahon ay may sukat na 5 hanggang 15 sentimetro. Ito ay malapad at pabilog sa dulo. Ang mga pumpong na bulaklak na kulay dilaw ay matatagpuan sa dulo ng mga sanga. Ang mga buto ay maliliit at nakalagay sa isang mahabang sisidlan. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay yung kung paano itanim itong akapulko. So, ang pagtatanim po ng akapulko ay maaaring mula sa buto o kaya ay stem cuttings. Ngayon, ang gagamitin natin ay stem cuttings. Make sure po na meron at least yung haba nitong stem cuttings natin ay mahigit isang dangkal o 20 cm. And then, siguraduhin po natin na 2 hanggang 3 buko nito o yung nodes nitong tangkay ay nakalubog sa ating mixture o paso na merong mga lupa. So, ayan po. Tapos po, mamaya, sabay-sabay po natin didilikan ang ating mga halaman. Ang akapulko ay para sa an-an, alipunga, buni, at galis-aso. So, sa paghahanda naman po nitong halamang akapulko para sa ating balat, magdikdik at gumamit ng sapat na dami ng sariwang gamot. Make sure po na linisin natin ito sa tubig para maiwasan po yung karagdagang infeksyon sa ating mga balat. At ipahit ang kata sa apektadong balat 1 to 2 times a day. Ampalaya. Ito ay isang uri ng baging na natatagpuan sa buong bansa. Ang bunga, murang dahon at bulaklak ay kinakain na gulay. Ang dahon ay pabilog at may sukat na 2.5 hanggang 10 sentimetro. Ang mga bulaklak ay kulay dilaw at ang bunga ay pahaba. Matulis ang magkabilang dulo at maaaring humaba mula 10 hanggang 25 sentimetro. Sa ampalaya naman po, ang paraan ng pagtatanim ay sa pamamagitan ng magugulang na buto. So, ganito po yung itsura ng buto ng ampalaya. Yung iba pong farmer, ang ginagawa po nila ay binabasa po itong buto at ibinibalot sa tissue ng isang oras. Tapos po, after 1 hour, tsaka po nila itatanim na ganyan. Ngayon, kung hindi po natin gagawin yun, pwede natin para mapabilis din ang paglabas ng ugat nito at dahon, pwede nating gupitin yung pinakadulo. Pinakadulo. Kaya po natin ito ginagawa kasi makapal po itong seed coat ng ampalaya na magpapatagal sa paglabas ng ugat at dahon. Kaya
Pag na broken na po yung seed coat niya, pwede na po natin siyang itanim sa may lalim ng 2 to 3 times depth ng size ng buto ng ampalaya. Ang ampalaya ay para sa diabetes mellitus o mild non-insulin dependent. Sa paghahanda, hugasang mabuti ang mga murang dahon, tantarin ang mga ito, magsukat ng 6 na paulong kutsara ng tinadtad na dahon. Ipakuluin sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minutos o hanggang maging 1 baso na lamang ang tubig. Salain at ilagay ang decoction sa isang termos. Uminom ng 1/3 tasa ng pinalamig o maligamgam na pinaglagaan pagkatapos kumain ng 2 beses sa maghapon. Ang mga murang dahon ay maaari ring kainin. Gumamit ng 1/2 tasang dahon, siksikin mo ito, pasingawin at kainin 2 beses sa maghapon. Ulasimang bato. Ito ay isang uri ng halaman na karaniwang tumutubo kung tag-ulan, kung kaya't ito ay makatas. Ito ay tumataas na may 40 cm, ang mga dahon ay pabilog ang hugis at matulis ang dulo. Ang bunga nito ay bilog at parang kulay kape. Ang ulasimang bato ay karaniwang nagkalat lalo na pag tag-ulan. Ang paraan ng pagtatanim ng ulasimang bato ay sa pamamagitan ng mga buto. So ang mga buto nito ay napakaliliit. Make sure na ang itatanim po nating buto ay itong kulay itim na. Ibig sabihin, matured na po yan na seeds na pwede na natin kolektahin. Yan po. No. Nahiwalay na po yung kulay maitim-itim na buto niya. And then, pwede na po nating ilagay dito sa ating pinaghalo-halong lupa. So, ganyan lang po. Ang pansit-pansitan o ulasimang bato ay gamot sa gout at rayuma. Kainin ng sariwa o gawing decoction. Pwede po isama ito sa mga vegetable salad at mga burger. Kung kakaining sariwa, kumain ng kalahating tasa ng dahon, hindi mo ito kailangan siksikin at kainin ito 3 beses sa isang araw. Kung gagawing decoction naman, maghanda ng 1/2 tasa ng sariwang dahon na hindi rin siksik. Pakuluan ang 2 basong tubig hanggang maging 1 baso na lamang. Hatiin sa 3 bahagi at inumin ang 1 bahagi matapos kumain 3 beses maghapon. Bawang. Ang bawang ay isa sa mga pangunahing ginagamit na pampalasa. Ito ay isang maliit na halaman na may sukat na 30 hanggang 60 cm. Ang mga dahon nito ay pahaba at marami kong mamumulaklak. Ang ulo ay pabilog, mga 2 hanggang 4 cm ang laki at binubuo ng magkakadikit na mga buti. So sa pagtatanim naman po ng bawang, gagamit po tayo ng mga buti o bud ng bawang. Ganito po yung pagtatanim niyan. Kalahati po yung nakalubog, kalahati rin yung hindi nakalubog na butil. Karaniwan po, ang makikita po natin ang taniman ng mga bawang ay sa Ilocos region. At mas maganda po yun ang itanim natin kasi yun po ang mas adaptable sa klima ng ating bansa. Ang bawang ay gamot sa pampababa ng kolesterol. Maaaring isama sa paggigisa, sa pagsasaing o kaya naman ay pwede rin namang iihaw. Kumain ng 6 na katamtaman ang laking butil kasama ng pagkain sa umaga at hapon. Ang paggamit ay kinakailangan tuloy-tuloy. Iwasan ang matagal ang paggamit sa mga pasyenteng may ulcer sa tiyan. Sambong. Ang puno nito ay alanganing kahoy o baging. At ang mga dahon ay may bulo na magaspang ang gawing ilalim at tumataas ng 1.5 hanggang 3 metro. Sa pagtatanim naman po ng sambong, mas maganda po na ang itanim natin ay yung mga supling na matatagpuan natin dito sa malapit sa ugat. So, pwede po natin itanim at least may 4 hanggang 5 dahon na. Pwede na po natin yan ilipat sa ating paso o pating mix.
So, ayan po. Ang sambong ay gamot sa manas para pampaihi at pantunaw ng bato sa kidney. Magpakulo ng tinadtad na dahon sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minutos, palamigin at salain. Para sa matatanda, gumamit po ng 6 na sariwang kutsarang sambong. Kung tuyo naman po ay 4 na kutsara. For 7 to 12 years old, kalahatiin lang po natin ang doses para sa matatanda. Hatiin sa 3 bahagi ang pinaglagaang tubig at uminom ng 1 bahagi 3 beses sa maghapon. Niyug-niyogan. Ito ay isang uri ng palumpong o shrub na gumagapang at tumataas ng 8 metro. Ang mga dahon nito ay magkakatapat, biluhaba at may sukat na 7 hanggang 15 cm. Ang mga balahibo ang nagbibigay ng kulay kalawang sa mga dahon nito. Ang mga bulaklak ay nagbabago ang kulay. Ang puti ay nagiging pula o parang lila. Ang bunga naman ay may 5 kanto katulad ng balimbing. Ang mga buto ay lasang laman ng niyog kaya marahil ang tawag ay niyug-niyogan. So sa pagtatanim naman po ng niyug-niyogan, siguraduhin natin na merong mahigit 1 dangkal o 20 cm ang ating gagamitin. At sa pagtatanim ay siguraduhin na merong 2 hanggang 3 buko ang nakalubog dahil dyan magsisimula ang paglabas ng ugat. Ang niyug-niyogan ay gamot sa bulating ascaris. Kumuha ng mga butong galing sa magulang, tuyo at kabubukas na bunga. Kung ikaw ay matanda na, kailangan mo ng 8 hanggang 10 piraso ng buto. Pag 9 to 10 years old, 6 hanggang 7 piraso. 6 to 8 years old, 5 hanggang 6 na piraso. 4 to 5 years old, 4 to 5 na piraso. Sa paggamit, kainin ang buto 2 oras pagkatapos ng hapunan. Nguyaing mabuti at sundan ng pag-inom ng tubig. Kung hindi mabisa sa unang paggamit, ulitin ang parehong dosis pagkaraan ng 1 linggo. Tsaang Gubat. Ito ay isang uri ng palumpong o shrub na tumataas na hanggang mga 5 metro. Kung minsan ay tinatanim ito bilang halamang ornamental o bonsai dahil sa kaakit-akit na itsura nito. Maliliit ang mga dahon nito na matingkad ang pagkaberde at makintab ang ibabaw. Sa Tsaang Gubat po, ipapakita ko po sa inyo paano pagtatanim. So, cuttings lang po tayo. Ayan, gumamit tayo ng pruning shears. Ngayon, sa haba naman po, at least po ay 1 dangkal. Pwede na po yan gamitin. So, ayan, 1 dangkal. Ayan, pwede pa itong katiin pa, dagdagan pa. And then, sa pagtatanim naman po, tanggalin natin itong mga dahon-dahon sa ilalim. Ayan. Tapos po, kapag itatanim na natin, siguraduhin natin na may 2 hanggang 3 buko na lulubog dito sa lupa. So, ganyan lang po. Ganyan lang po kasimple. Pwede rin pong gumamit ng buto, kaya lang po, mas maganda po pa rin gumamit ng stem cuttings para mas madali siyang mabuhay. Kasi po, maghihintay pa po tayo ng matagal na panahon para po siya ay tumubo. Ang Tsaang Gubat ay sakit sa tiyan. Magpakulo ng tinadtad na dahong tubig sa loob ng 15 minuto o hanggang mga lahati ang tubig. Palamigin at salain. Para sa dami ng dahon, kung ikaw ay matanda na, 3 sariwang kutsarang dahon lamang po ang gagamitin o kaya naman 4 na tuyong dahon. Kung 7 to 12 years old, 1.5 sariwang kutsarang dahon o 2 tuyong kutsarang dahon. Sa paggamit, inumin ang pinaglagaang tubig. Maaari rin itong imumog upang tumibay ang ngipin.
Yerba Buena. Ito ay isang uri ng halamang gumagapang na may taglay na amoy at tumataas na hanggang 20 cm. Ang mga sanga nito ay may apat na kanto, magkakatapat. Biluhaba ang pugis, magaspang at parang kulubot. Hindi ito namumulaklak sa ating bansa. Sa pagtatanim naman po ng yerba buena, kumuha lang po tayo ng cuttings. Ayan, kumuha tayo ng cuttings na merong tatlo at mahigit pang dahon na pwede natin gamitin. Tapos, tanggalin lang po natin yung mga dahon sa ilalim. Ayan. Pwede rin pong bawasan yan, yung mga dahon na yan. Tapos, sa pagtatanim nito, siguraduhin din natin, katulad ng mga ginawa natin nauna, meron pong dalawa hanggang tatlong buko na lulubog dito sa lupa. Pagkalipas po ng isang linggo, makakita na po tayo ng mga ugat niya na nagsisimulang tumubo. Okay. Ang yerba buena ay gamot po sa pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan. Magpakulo ng tinatad na malinis na dahon sa dalawang basong tubig sa loob ng 15 minutos, palamigin at salain. Para naman sa dami ng dahon, kapag matanda na po, apat na kutsarang sariwang dahon o kaya anim na kutsarang tuyong dahon. Pag 7 to 12 years old naman po ay kalahating doses ng sa matanda. Bayabas. Ito ay isang uri ng puno na kilalang kilala sa ating bansa. Ang mga bulaklak nito ay malalaki at kulay puti. Ang bunga nito ay mabango at lumalaki na hanggang 4 na pulgada ang haba. Ang mga ito ay kinakain ng sariwa, ginagawang minatamis o di kaya ay pampalasa sa pagkain. Sa pagtatanim naman po nitong bayabas, gagamit po ng buto. Ang buto po na gagamitin natin ay galing dun sa bunga. Yung bunga niya ay matured na. Hindi po yun yung maniba o murang buto. Dapat po matured na. And then, kapag po magpa-process na ng buto, pwede po yun ibabad ng 2 to 3 days sa tubig at papalitan po yun everyday yung tubig para po matanggal yung malalaway na naka-coat dun sa buto. Dahil kung hindi po natin ang gagawin ay mabubulok po ang mga buto. O kaya ginagawa naman po ng iba, maaari rin na pag may mga buto, halimbawa po ito yung buto, tapos ito ay kukukwardas, ganyan po, no? Tapos kakaskasin po yan hanggang sa matanggal yung laway o yung malalaway na coat dun sa buto at yun po, pwede na po natin itanim. Ito ay marami rin itong benepisyo at gamot sa atin. Ito po ay gamot sa panlinis sa sugat, infeksyon sa bibig at maging sa gilagid, at maging gamot din sa bulok ng ngitin. Magpakulo ng dalawang dakot na tinadtad na dahon sa apat na basong tubig sa loob ng 5 minuto. Kung para sa sugat po, ipanglanggas ang pinaglagaang tubig 2 ulit maghapon. Kung ibang mumumog naman, gamitin ang maligam-gam na pinaglagaan. Lagundi. Ito ay isang uri ng palumpong o shrub na tumataas na hanggang mga 5 metro. Ang isang buong dahon ay binubuo ng 5 maliliit na dahon na inayos na parang mga daliri ng kamay. Ang ituturo ko po sa inyo kung paano itanim ang lagundi. So kung ganito pa kalaki yung lagundi nyo, ikakat po natin siya. At make sure po na ang gagamitin po natin ay yung may kulay brown na. And then, ang cuttings na gagamitin natin ay at least isang dangkal o 20 cm. So, ayan, tatanggalin po natin yan. Tatanggalin po rin natin itong mga dahon-dahon nito sa baba. Para po hindi siya madaling madry kapag nag-transpire ang halaman. Ayan. Tapos po, kapag itatanim naman na natin, siguraduhin natin na merong isang buko o node na nakalubog sa lupa dahil dun magsisimulang magdahon ang lagundi cuttings natin.
Ang lagundi ay gamot sa hika, ubo, at pananakit ng anumang bahagi ng katawan. Pagpakulo ng tinadtad na dahon sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minutos, palamigin at salain. Siguraduhin po natin na malinis po yung mga dahon na ating gagamitin. Para malaman kung ilan o gaano kadami ng dahon ang gagamitin, ito po, para po sa matanda, 4 na tuyong kutsara o 6 na sariwang kutsara ng lagundi. For 7 to 12 years old, 2 tuyong kutsara o 3 sariwang kutsara. For 2 to 6 years old, 1 tuyong kutsara o 1.5 sariwang kutsara ng lagundi. So, sa pag-aalaga ng mga cuttings, kapag kaya rin natin magtanim, syempre po ay didiligan na natin siya. Ilalagay po natin itong mga cuttings na ito sa malilim na lugar at palagian po natin siyang bigyan ng sapat na tubig. At kapag tumubo po yung mga damo sa paligid niya, lagi po natin siyang tanggalan ng damo at linisan para po wala siyang kakompetisyon na damo sa kanyang paglaki.